Sunny Montores, and this is my pet tarantula, CK. Simula kasi pagkabata ko, mahilig na ako sa exotic na hayop, katulad ng langgam, ng scorpions, tarantula, etc. Kaya ako sa yan nahiligan kasi parang naku-curious ako kung paano sila gumalaw. Yung tarantula kasi hindi naman siya maselling katulad ng ibang hayop. Kailangan mo lang kumuha isang tupperware, tapos lagyan mo ng paso, lagyan mo ng konting buhangin. And kung gusto mo ng puno ng damo, lagyan mo ng konting ganun din. Okay na, pwede mo na siyang gawing bahay ng tarantula. Pinapakain ko madalas sa tarantula ko is uod, lizards yung maliliit, tsaka mga centipede. Usually yung mga other keepers tsaka owners ng mga tarantula and mga scorpions is daily nila pinapakain yung tarantula nila, mga pets nila. Kasi ang pagkakaalam ko, ang mga tarantula is parang medyo sensitive ang abdomen nila. Konting parang mabusog sila is nagbo-bloat yung mga abdomen nila na pwedeng mag-cause ng stress out sa kanila or pwede nilang ikamatay. Every 3 days ko siya pinapakain. Para yung tiyan niya is parang hindi masyadong bloated tsaka okay na okay yung kanyang performance. Hindi siya parang katulad ng aso, ng pusa na kaya mo siya lang turuan ng mga tricks. Ang kaya mo lang siya, siguro sa kanilang anuhin is parang hawakan. Pag hindi sila aggressive, na hindi sila gutom, ganun. Hindi naman ganun kamahalan yung pag-maintain ng tarantula. Siguro aabot ng 150 a month for pagpapalit lang ng lupa tsaka ng bahay niya. Una binili ko siya ng 150. Ganun lang siyang kaliit na sling. Then parang pinalaki ko na lang siya na almost right up my hand na. Ang kikinikip kong species ng tarantula is Brachypelma colporis na almost level 1 lang yung lason. Pero yung kasi species niya is sobrang rare, is parang sa Australian lang nila nakikita yung species ng ganun. And then this time siya yung pinakamalaki na bukod sa bird eating tarantula na species. Sa mga gustong mag-alaga po ng tarantula, is una kailangan po nila ng proper procedure ng safety kung paano mag-alaga tsaka yung mga basics kung paano mag-alaga ng tarantula. Second is yung papers. Kasi sa Pilipinas, kailangan talaga natin ng papers. Kasi once na makita ka na may ganun, tapos wala kang papers, is ituturing nilang illegal yon at pwede ka nilang isumbong. And then yung last is siguro, wag nilang pabayaan yung pets nila na laging walang tubig or hindi moist yung kanilang lugar, dun, yung kanilang surroundings dun sa pets nila. Kasi pwedeng i-cause ng stress or dehydration yung pagkawala ng tubig. Yun lang.